Ayoko na magkwento sa inyo. Gusto ko na batuhin ang mga kamatis sa mga pagmumukha niya kung mga kandidato ng presidente. Wala na ako narinig kundi puro against sila sa mga Marcos. Puro ang mga Marcos ang narinig ko. Lahat na nagkakandidato ng pagka-president at vice mayor, talagang gusto nilang ilaglag si Bongbong Marcos. Ayaw talaga nilang maupo. Bibintangan nila si Marcos ang magnanakaw. Ako nakakaalam, hindi magnanakaw si Marcos. Dahil buhay pa ako. Wala namang pera nung araw ang Pilipinas. Nanakawin dyan. Mga ulol kayo. Di nyo naman alam ang kasaysayan ng Pilipinas eh. Dakdak kayo ng dakdak. Mga buwisit. Mga buwisit sa bansa natin. Mga salot na yan. Si Manny Pacquiao. Sino pa ba? Si Lenny Robredo. Tito, sino pa ba? Si Lacson. Sino pa ba dyan na mga nagkakandidato ng pagka-president? Talagang lahat sila, gusto nila. Ano, wala na silang panalo. Panalo na sila Bongbong at Sara. Kaya wag na sila mag-interest. Ako sa kanila, lumayas na lang sila dahil puro sila mga salot, mga komunista. Katulad yan si Cayetano, nagdadadakdak na naman. Masahol pa sa bunganga masahol pa ang bunganga niya sa babae. Ngayon nagdadadakdak na naman siya. Masyado siya madakdak, hindi maganda yung ganyan. Kalalaking tao, andakdak. Daig pa yung mga bading at daig pa yung mga babae. Naninira siya dahil ayaw nila. Kaya sila nag-i-interest sa Malacanang na gustong umupo dahil diyan sila kikita ng pera. Diyan sila, hakutin nila yung mga buwis ng tao. Maawa naman kayo, kawawa naman ang ating mga kababayan Pilipino naghihirap. Pag inahawahin nyo naman sila, wala akong nakikitang presidente na para maging presidente diyan sa atin na gustong paginhawain ang buhay ng mga Pilipino. Kundi si Duterte at Marcos lang, totoo lang. Dahil yung mga yan, gusto lang umupo dyan dahil gusto nila magkaroon ng kapangyarihan. Huwag sila rin magbayad ng buwis, huwag din sila mapigilin kanila mga negosyo, yung kanila mga kwarta, ay maitago nila. Yun lang naman ang gusto nila. At makamkam kung ano ang meron ng mga Marcos. Mahiya naman kayo, oy, matutunaw na ang mundo. Mahiya kayo mga presidente, nagpipresidente, naghahangad magpresidente, kahit hindi kaya. Pinag-iinitan nyo si Bongbong Marcos, yung tao, wala namang kakibo, hindi naman kayo inaano. Bakit kayo ganyan? Napaka-inggitero ninyo. Hindi ba ba kayo masaya sa buhay ninyo na may mga pera na kayo? Yan, katulad niyan si Isko Moreno, yan si Manny Pacquiao, puro paninira. Bakit buhay na ba sila nun? Nung kay Marcos nun? Hindi pa sila buhay nun ah. Ano ang pinag-aano nila? Pinanggagalaiti nila. Nanggagalaiti sila. Diyos ko, meron na sila. Kumita na sila. Marami na silang nanakaw. Kaya manahimik na sila. Tsaka yan si Rupredong yan. Ano na komunista. Gusto nyo maging komunista ang bansa natin? Sige, gawin nyo. Ang nakikita ko lang na mabuting naging presidente dyan is si Duterte at si Marcos. Dahil ako buhay na nun. Nung si Marcos, naging president. Sa dami na kakilala ko mga politika nung araw dyan. Sila si Senator Osmeña, si Siring Osmeña. Ang dami kong mga dyan. Hindi ako nagyayabang sa inyo. Hindi ako nag-ano. Dahil buhay na ako noon. At ang mga barkada ko noon, sila Celia Rodriguez pa. Kaya ako nakikilala yung mga yan. Sila Rica Fernandez. Noon, walang ganyan eh. Ngayon lang yan nagkakaganyan sila eh. Dahil ayaw nila maibalik yung ng Marcos na mga dineposit na kung ano yung sinasabi nilang yan. May mga pinag-ano nila. Masyado silang tawag dito, intrigido, intrigida. Hindi kayo manahimik. Ang gawin nyo, tumulong kayo, mga buwisit kayo. Puro kayo magnanakaw din. Masyado kayo mga hipokrito na nag-ano ng pagka-presidente. Wala lang ang matino dyan, si Sara lang at si Bongbong at saka yung mga ano ni Duterte. Yan lang ang matitino.
na talaga may malasakit sa mga Pilipino, mga ulol. Magsitahimik kayo na kumakandidato ng pagka-presidente. Narinig ko na naman yan si Cayetano, nagdadadakdak na naman. Para siyang ano, para siyang puwit ng manok ang bunganga. Nakikialam na naman. Di siya manahimik. Dati na kay Duterte siya, kampi siya. Balimbing nga. Balimbing. Yung mga ganyan, mga traitor yan. Hindi dapat siya mga maluklok sa atin. Alam niyo na kung sino mga plastic dyan. Buisit kayo. Wala na kayong ginawa kundi mamhimasok ng mga ano ng mga tao. Kung sino yung gustong gumawa ng kabutihan, ayaw nila. Kung sino yung masama, yun ang gusto nila iluklok. Ano yan? Masyado kayong ano, talaga pinahihirapan yung mahihirap. Yung may, kayong mayayaman, may mayayaman na kayo. Manny Pacquiao, bunganga ng bunganga. Bakit? Buhay ka na ba nun? Nung ano kay Marcos, at alam mo yung istorya, hindi ka pa buhay nun eh. Bata mo pa nun, ilang taong ka pa lang ngayon? Wala ka pa nga 50. Buisit ka, kasi edad ka lang ng anak ko. Manahimik ka, Manny Pacquiao. Alamin mo, nanay mo, naghihirap kayo, tatay mo. Kung ano-ano ng Marcos nung araw. Ang gaganda ng mga ano ni Madam Imelda nun at ni President Duterte. Binaano nyo. Kinokontra nyo lahat. Lahat ng gawin niya mabuti, kinokontra nyo. Pati mga tao, ina-brainwash nyo mga ulo. Hindi na. Ano na yung utak ng mga tao. Gising na. Magaganda ang balak nila sa Pilipinas. Ang dami na naumpisahan noong araw eh. Manahimik na kayo. Ikaw, Cayetano, manahimik ka. Huwag nyo iboboto yan. Manny Pacquiao, wala namang alam. Ano ang pinanggagalaiti niya? Magbayad din siya ng tax niya. Dahil marami na siya, ano, nagboxing nga siya. Kasi mamatay na nga lang siya siguro. Boboxing pa rin siya. Matulad siya kay Plasy Lorde.